Hello everyone! Welcome back to another video. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang 10 dahilan kung bakit ikay kapos at ano ang dapat mong gawin. Bago natin simulan ang video to, shoutout muna! Siguro lahat naman tayo ay nahaharap o nakakaranas na sa sitwasyong parang blanco tayo. Minsan nalilito tayo kung ano ba ang layunin natin sa buhay. Minsan naglalaho ang ating ambisyon. Dahilan na rin na nawawalan tayo ng gana sa mga pinagagawa natin. At ang mas masakit pa, nararanasan natin ang walang pera. Yung kapos na kapos tayo, naghihikahos. Naranasan mo ba yon? Itatak lang natin ito sa isipan natin. Kung tayo ay kapos, tanggapin natin na tayo lang ang may gawa nito. Tayo mismo ang may pananagutan dito. Huwag nating isisi sa iba kung bakit nagkaganito ang ating buhay. Because nobody else is gonna look after you other than yourself. Ito na ang 10 dahilan kung bakit kapos tayo at ano ang dapat nating gawin. Unang dahilan kung bakit ikay kapos. Hindi ka marunong mag-budget. Budgeting is the process of allocating specific amount of money that you are going to spend on different things. Kung hindi ka marunong mag-budget, siguradong taob ang bulsa mo. Dapat simula ngayon, aware ka na sa spending patterns mo. Dapat alam mo kung saan papunta ang pera mo. Ito ah, kahit gaano pa kalaki ang sahod mo, wala pa rin yan kung hindi mo alam kung paano budgetin yan. Kaya maipapayo ko sa'yo, magsimula ka ng mag-budget ngayon. Pangalawang dahilan kung bakit ikay kapos, nakapokus ka lang sa ibang tao. Oo, nakapokus ka lang sa karangyaan ng iba. Paano ka magkakapera kung hindi mo pinapansin ang sarili mong buhay? Stop comparing yourself with other rich people. Sabi ni Theodore Roosevelt, comparison is the thief of joy. Totoo yan, walang maidudulot na maganda sa buhay mo ang palaging pagkukumpara. Lalong-lalo na kung ang pag-uusapan ay pera. Ikinukumpara mo ang kahirapan mo sa karangyaan ng iba. Doon pa lang, talo ka na kaagad. Comparison raises your expectations and you get hurt if you don't fulfill them. Ang buhay natin ay parang karera kasi yan. Tumatakbo ang bawat isa sa atin. Yung iba ay nauuna. Yung iba naman ay nasa huli. But eventually, pareho tayo ng landas na tinatakbuhan. Kaya't huwag mong ikumpara ang kita mo or asset mo sa kita or asset ng ibang tao. Mag-focus ka lang sa buhay mo. Mag-focus ka lang sa mga layunin mo. Ang gusto ko lang na gawin mo, ikumpara mo ang buhay mo noon at buhay mo ngayon nang malaman mo kung may nag-i-improve ba. Pangatlong dahilan kung bakit ikay kapos, ayaw mong tumanggi. Lalo na kung ang pag-uusapan ay mga barkada mo. Halimbawa, nagyaya sila na mag-inuman o kumain sa labas. Pwede mo naman silang tanggihan, lalo na kung wala kang budget para dyan. Isipin mo naman ang pera mo. Mahirap magtrabaho. Ang tagal ng sahod, tapos ang dali lang gagastusin. Yes, I know na parang ang sarap kapag nagsasabi ka ng oo sa ibang tao. It's kind to say yes, but it's not always good. O ang sarap gumala na kasama sila. Tapos bukas ano na? Balik na naman ulit sa dating kapos? Halimbawa rin may anak ka. Sinasama mo sa mall o sa ibang tindahan. Tapos may nakita siyang laruan. He's crying for a toy. Yes ka lang ng yes. Pinagbigyan mo naman kahit walaan sa budget yon. Sa tingin mo ba'y wala lang yon? It will always backfire. The more na yes ka lang ng yes, your child will cry again for more toys. Lalaki siya ng ganoon ang mindset. Dapat iparamdam mo sa kanya na hindi lahat ng bagay ay ganoon lang kadaling kunin. Don't let it become a bad habit and learn to say no sometimes. Sabi nga sa Biblia, basahin natin ang Mateo 5:37. Pero tiyakin ninyo na ang inyong oo ay oo at ang inyong hindi ay hindi, dahil ang pagiging di tapat sa sinasabi ay katangian ng masama. Dapat tapat ka sa mga sinasabi mo. Kung ayaw mo, kung hindi pwede, tumanggi ka. Ito kasi ang problema kung oo ka lang ng oo. People will take you for granted. Hindi mo gusto yun, di ba?
So find out good ways to say no to most of the things that doesn't matter in your life. Pang-apat na dahilan kung bakit ikay kapos, sinisisi mo ang gobyerno. Mas lalo kang maghihikahos kung ang isipan mo ay nakapokus lang sa gobyerno. Wala namang kinalaman ang gobyerno sa pera mo. Yan ang katotohanan. Kung sinabi mong kapos ka dahil korap ang gobyerno, bakit may kapitbahay kang umaangat sa buhay? Bakit sila hindi naghihikahos kagaya mo? Bakit ayos lang ang buhay nila? Hindi kaya ikaw ang problema kung bakit nagkakaganyan ang buhay mo? Tanggapin mo na lang ang katotohanan yan. Kaya simula ngayon, huwag mo nang isisi sa gobyerno ang kamaliang pinagagawa mo. Stop complaining about your problems. Mataas na ba ang tax? Wala na tayong magagawa dyan dahil ang mga bagay na yan ay hindi natin kontrolado. Nagtaasan ang mga bilihin? Labas na tayo dyan. Lahat naman tayo ay apektado sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Stop blaming the economy. You need to plan according to the changes happening around you. Panglimang dahilan kung bakit ikay kapos, hindi ka naghahanap ng solusyon. Ibinuhos mo ang lahat ng iyong oras sa kakatanong kung bakit ikaw pa, kung bakit apektado ka, kung bakit kapos ka. Ang dami mong tanong, pero wala kang hinahanap na solusyon. Yan ang mas lalong magpapahirap sa buhay mo. If things are not in your favor, sinisisi mo ang mga tao sa paligid mo. Dapat hindi ganun ang mindset mo. Don't whine about your problems. Don't blame other people. Find solutions instead of blaming someone. Pang-anim na dahilan kung bakit ikay kapos, sobrang nakapokus ka sa pera. Ang pera kasi ay parang tao yan. Kapag obsessed na obsessed ka sa isang tao, nagiging toxic ka na. At ang taong yun na kinaobsesan mo ay lalayo sa'yo kasi naaamoy niya ang katoksikan mo. Ganyan din ang pera. Kapag palagi kang naghahabol sa pera, kung pera na lang palagi ang nasa isipan mo, ang pera ay lalayo sa'yo. Don't love money too much. Dapat mag-focus ka sa value o serbisyo na inihain mo sa mundo. Dahil ang pera ay susunod yan. Laging susunod ang pera kung may ginagawa kang positibo. Tignan mo ang mga negosyante. Hindi sila magkakapera kung pera-pera na lang ang nasa isip nila. Iniisip nila kung paano maibenta ang produkto nila, kung paano magserbisyo ng tama, kung paano gumawa ng kakaibang produkto. Dahil kapag nagawa nila ang formula, ang pera ay kusang papasok sa kanilang bulsa. Dapat iyan ang gawin mo. Huwag kang mag-focus sa pera. Mag-focus ka sa mga dapat gawin para magkapera ka. Lahat naman tayo ay gustong magkapera, di ba? Pero hindi lahat tayo ay tama ang pinagagawa. Gusto mong magkapera, pero wala kang inaaksyonan. Paano mangyari ang gusto mo? Pang-7 dahilan kung bakit ikay kapos, hindi mo pinag-aralan ang sitwasyon. Ang pag-aaral kasi ay hindi lang nangyayari sa loob ng eskwelahan. Nangyayari din sa totoong buhay. Kung graduate ka na ng college, welcome sa realidad ng buhay. Buhay na puno ng mga aral. Never stop learning. Because if you do, you will never get ahead in life. Maiiwan ka talaga sa labanan. Ang sitwasyon kasi natin ay palaging nagbabago. We are now living in a digital world. Kaya ang paraan ng pamumuhay ngayon ay online na. Kaya nga dumami mga online sellers eh. Ang daming paraan para kumita ng pera online. Kailangan mo lang aralin ang sitwasyon. Kailangan mong matuto. Learning is a lifetime process. Those who stop learning, stop living. If you are not aware about the new things happening around the world and decline to think about new ideas, you stay in that situation where you are broke. New ideas or thoughts make us to act on them. Action results in beautiful outcomes. But if we stop learning, we decline to act. That's why never stop learning. Pang-8 dahilan kung bakit ikay kapos, may mga mali kang habits. May mga habit kasi tayong nakakaapekto sa ating pinansyal. Gaya ng pag-iinom ng alak, pagsusugal, pagdudroga, paninigarilyo, at marami pang iba. May mga habit din na hindi tungkol sa mga bisyo, pero nakakaapekto pa rin sa ating pinansyal. Gaya ng pagrereklamo,
pagre-reklamo palagi, pagiging tamad, mamaya na habit, at pagiging addict sa social media. Kapag wala kang inaaksyonan, kapag sinasayang mo ang oras mo sa walang kwentang bagay, maghihikaos ka talaga. Time is gold. Sa Tagalog, ang oras ay literal na pera. Kaya huwag mong ipagpalit ang oras mo para sa walang kwentang bagay. Pangsyam na dahilan kung bakit ikay kapos. Wala kang layunin sa buhay. Paano kaya yaman kung hindi mo alam kung ano ang goal mo sa buhay? Lahat ng mayayaman, may goal sa buhay. It's very important to have goals in your life. Without proper goals, you are not aware about what you are doing in your life. You will always complain about not having time to complete your tasks, which is the result of wandering around without having any life goals. Kaya magtakda ka ng layunin ngayon, short term o long term, dapat may inaaksyonan ka araw-araw para may makikita kang resulta pagdating ng panahon. Kahit maliit na hakbang lang, paisa-isa lang, may aasahan ka pa rin bunga sa huli. Pangsampung dahilan kung bakit ikay kapos. Maling tao ang sinasamahan mo. Paano ka magtatagumpay sa buhay kung ang mga taong kasama mo ay ang mga taong walang layunin sa buhay? Ang mga taong negatibong mag-isip. You know what? You are the average of 4 or 5 people that you hang out with most of the times. So choose your friends wisely. Find out people that have similar interests and interact with them. See if you can work together on your goals. Working as a team gives you more ideas and feedbacks from different perspectives. So, choose people wisely and work together on your goals.